Hello mga kamoto! So today, we will be discussing basic motovlogging setup. And later on, if we have time, of course we have time, we'll make time. If we have time, we will discuss also the advanced motovlogging setup. So motovlogging is defined as taking a video while riding a motorcycle or riding a motorized vehicle. So yung definition of motovlogging is not really specific to just driving a motorcycle. It also involves a motorized vehicle, a four-wheel, etc. So, pero, nag-start ang motovlogging sa motorcycle. So, kaya medyo confusing or medyo confused yung mga tao. Nag-start yung meaning niya sa pag-drive ng motorcycle. So, that explains it. So now, as for basic setup, mostly, if you just wanted to start motovlogging or aspiring motovlogger ka, just like me, and medyo bitin tayo sa budget, ang pinaka-basic na setup will only consist of three. First is the helmet, of course. This is where you will be mounting your camera later on. And if you want the view to be POV or point of view, or medyo malapit sa point of view mo, dito mo imamount yung camera mo for motovlogging. So, if you will be using your helmet, kailanganin mo ng mount. There are two mounts here that I have. The first one is medyo curve. Kung yung camera mo gusto mong i-put onto a curved space, like here sa taas, medyo curve dito. Ito curve. There, if you point it here. And if you put it here, and kailangan mo ng double-sided tape. Usually, if you buy yung mga mounts, they already have pre-applied 3M na double-sided tape. And you can use that. But if you want a high grade, you could buy the original one. Kasi usually, yung mga nilalagay nila is lalo pag galing China, mga imitation na 3M. So, like I'm using here, original to. Tagang bumili ako sa hardware, sa mall. Medyo may kamahalan siya. I think it's around 300 yung isang roll. So, pero matibay naman siya. Worth it. At hindi masisira yung camera mo pag nahulog. At hindi siya mahuhulog actually. So, pag medyo naman flat ang surface na paglalagyan mo ng camera, flat din yung gagamitin mo na mount. Usually, dito yan nilalagay. Kasi dito yung mga spaces na flat. Like here. Dapat sa side siya, all mostly 80% dapat ng surface sumayad para safe talaga yung camera mo. Ito, halos 90 to 100% nakadikit na dito sa surface ito dahil flat siya. Another option is using this chin mount. This one is universal. It's telesin. And pwede siyang ilagay sa lahat ng, almost, lahat ng klase ng helmet. So, let's try to put it here. Pag gusto nyo na talagang nasa harap nyo, yung camera, nakamount siya sa, para kita, kung anong nakikita nyo, yun rin yung, dun rin nakapoint yung camera. But, visor. You should opt for this. Yeah. Oh, medyo hindi siya maayos dahil hindi naman natin gagamitin talaga. So, ganyan ang pag-mount. And as much as possible, dapat gitna siya. Ang problema lang sa mount na to ay hindi lapat pag sinara mo yung visor. Tatama-tatama yung tali niya, yung strap niya. So, this is not a good option, but it's an option. So, now, and may mga narinig akong reviews na nahuhulog daw at lumulutong pag nababad sa araw. Hindi daw maganda yung plastic. Tsaka yung rubber. So, be aware. Beware. So, next, another is, you could mount
it sa handlebar. So may parang mount tayo na tiyatawag na clamp mount, and you could use that. Nilagay siya sa handlebar. And also, pwede nyo rin itong gamitin, double-sided tape sa anywhere, sa kunwari sa visor or windbreaker or something. Ang tawag doon? Sa visor ng motorcycle nyo, pwede nyo i-mount to. And yung motorcycle nyo na yung kakabitan nyo ng camera, action cam. So here, this is an example of a clamp mount. So tatanggalin nyo lang to. And this one as well. Tapos ika-clamp nyo lang siya somewhere na pwede nyo lagyan. And tested naman na matibay siya, actually. Unlike pag gumamit ka ng double-sided na you're not sure, baka matunaw or imitation pa yung nabili nyo, hindi matibay, kawawa yung camera nyo. So another mount is what we call here as chest mount. Chest kasi sa dibdib siya. Tama bang ginagawa ko? Yun. Chest. Malaki ang chest ko. Oh no! Man boobs. Ayan. Chest mount. I think ginagamit to ni Motor dati. Yung mga first videos niya, dito siya nagmamount ng camera. Then, natuto na siyang mag-mount sa kanyang chin. Yeah, natuto. Later on, nilagay niya sa chin. So, I think dito, comfortable dahil hindi mo ma-feel yung bigat ng camera mo. And it's a good option. And finally, ang third item na kailangan mo for basic motovlogging is your action camera. For now, ang gagamitin natin is yung waterproof cover ng dati kong camera since ginagamit ko ngayon yung GoPro ko sa pag-record. So, this is a waterproof cover of a Yi camera. So, marami tayong options actually for an action cam. Like I said, merong Yi, merong Xiaomi, I think meron ding Mi, and si Lido sa Sito. Hindi, joke. So, meron pang SJ cam, yan, sikat yan. May DJI din, Osmo. Merong Supremo, yun, si Kim. Kim Store, yun, yung usually nagdadala nun, bibenta. And, yun, marami tayong options, depende sa budget natin. In choosing an action cam, meron tayong tatlong dapat i-consider. First is the vibration. Okay, so alam naman natin, pag suot-suot mo yung camera, wala na pag nasa helmet mo, kung anong galaw ng helmet mo, sumusuot ang camera doon. Kaya kung medyo magalaw ka, and or tumatalbog-talbog ka habang nagda-drive, pati yung motorsiklo mo, pag doon rin nakamount yung camera mo sa motorsiklo mo, yung vibration malakas. So, ramdam din ng mga nanonood yung vibration. So, kung meron kang budget, bumili ka, i-consider mo yung medyo may stabilization. I think, kahit naman mga cheap na action cams ngayon, meron ng stabilization. So, salip na ganyan, ay papakita ko yung video ko ng mga original days dahil walang stabilization yun. Ayan. So, yun ang isa sa unang i-consider. Pangalawa is yung wind noise. Dahil nga, nasa motorsiklo tayo, salong-salo natin lahat ng wind. Lalo na pag mabilis tayo or nasa expressway tayo. Talagang masakit sa tenga. Kaya minsan, ginagamitan natin ng software para mabawasan yung background noise. And minsan naman, hindi lahat natatanggal. Medyo masakit pa sa mata. So, sa mata. Tenga. Ano ba? Langaw na yan. So, iiwasan sana natin yun. Ngayon, pwede tayong bumili ng, this is for my GoPro, Wind Slayer. I think this is around 50 pesos lang. This is for the GoPro. Hanapan nyo na lang na Wind Slayer yung action cam nyo. Itong Wind Slayer, foam siya, na tatakpan niya yung mga mic, na although lulusot pa rin yung mga sounds,
yung hangin, medyo mahirapan mag-penetrate, kaya mabawasan yung wind noise. So, this is very worth it, lalo na kung wala pa kayong planong maglagay ng external microphone sa camera nyo. This is a good option. Next na kalaban nyo is yung heat. Although, hindi pa ako nakarinig masyado na nag-overheat yung ibang action cam, sa GoPro, very common yan. So, lalo na pag mataas yung resolution ng camera nyo. Mga 4K, 2K. Pag nag-overheat yan, mag-i-stop talaga yan sa pagre-record. So, once in a while, i-check nyo. And dapat nahanginan din siya. Kaya, para hindi siya mag-overheat. Okay. That's the three most basic na kailangan mo pag beginner na motovlogger ka. Ulitin natin. Yung helmet, kung saan mo i-mount, or pwede mong i-mount sa motorcycle mo. Yung next is yung mount mismo. Marami kang options, marami kang choices. And yung action cam na consider mo dapat yung mga sinabi ko. So, nakalimutan ko palang i-mount tong action cam na to. Papakita ko lang sa inyo. Example ng pagmamount. Although, ayusin nyo yan dapat dahil ang tip ko is keep it as close as possible sa helmet mo para walang sabit-sabit and yung integrity nitong mga plastic na to hindi masyadong ma-weigh down ng camera at may possibility mabasag lalo na pag matagal na siyang na-expose sa heat. And another thing is keep it as simple as possible. Kung kaya nyo makita ng view ng camera yung gusto nyo ipakita ng kakaunti lang ng mga plastic thingy or mga accessories, gawin nyo. Para, yeah, keep it simple, stupid. That's K-I-S-S. So, yun yung tip ko sa pagmamount. And now, for the more advanced ones, I'm using my other helmet. Yung primary helmet ko. And you can see here, na yung mount niya or medyo specialized na siya. This one is from Hank na mount. It is created or it was created specifically for AGV K3SV. So, bibenta sila ng specialized na sa helmet na meron ka sa model. So, perfect fit siya and maganda yung default na double-sided tape na kasama. Matibay. And maganda rin yung gamit na plastic. So, 3D printed siya. So, gaya ng sinabi ko, dikit na dikit. Kaya kung ano yung movement mo, walang sabit-sabit. And hindi mo mararamdaman mostly yung bigat ng action cam na ginagamit mo dahil dikit na dikit siya. Then, another thing is kailangan mo kung advanced naman is waterproof case dahil para pwede kang mag-record habang umuulan. So, meron na tayo dito waterproof case. So, binilang ko yung dati kong Yi Action Cam ng waterproof case. Karamihan ng mga camera ngayon ay waterproof na hindi na kailangan ng waterproof case such as GoPro, DJI, and SJ Cam. So, most of them waterproof na. Another thing na another na dapat consider ay microphone. Yun! Kung medyo advanced ka na gusto mo malino talaga yung di-deliver mo na message at hindi mo na kinakalaban yung hangin, kailangan umabot ka na sa point na sisigaw ka na para marinig ka lang ng audience mo at hindi mo na kakailangan ng wind slayer, is yung microphone. So here, gumamit ako ng microphone. Ang aking external microphone ay Boya BY-LM20. So ito yung ginagamit ko. So, maganda naman ang kuha niya. And I think it's around 700 pesos nung binili ko. And perfect siya sa GoPro Hero 7 ko. So, ito nga siya. Dito yung dulo. Dito ko minamount yung microphone adapter ko. Yung GoPro kasi medyo maselan. Kailangan pang microphone adapter. So, dito ko nilalagay yung microphone adapter then diretso sa GoPro ko.
paikot siya sa loob. Ayusin nyo lang. Pati yung mga paddings, tanggal-tanggalin nyo. Then, paikot-ikot nyo. Ito, umabot ng 3 ikot yata sa haba ng microphone. Then, nilagay ko siya dito as close as you can get sa bibig mo. Pero wag naman yung masyadong close na maririnig na yung hininga mo. Pero itago nyo rin siya sa hangin. Kaya pag nakabukas yung air vents nyo, siguraduhin nyo lang na malayo siya sa mga air vents para hindi masalo yung hangin. Then, as much as possible, sana isara nyo yung visor nyo para hindi rin papasok yung hangin. Dahil nga, hangin yung number one na kalaban nyo. Lalo na pag gumagamit kayo ng mic. Another thing is, gumagamit din ako ng power bank. Dahil nga, we all know, lalo na yung GoPro, na mabilis kumain ng battery. So, lalo na pag mataas yung resolution niya. Mabilis siya mag-overheat at mabilis din kumain ng battery. So, gumagamit ako ng external na power bank. And itong power bank, pwede nyo siyang ipasok sa damit nyo or sa jacket nyo, anywhere else. Kung may bag kayo na nasa harapan nyo, tank bag, etc. Pwede nyo ilagay ito at gumamit na lang kayo ng mahaba-haba na wire. Pero ako, nilagay ko siya sa helmet ko. Gaya ng pinakita ko sa mga una kong vlogs. Dito lang siya sa gilid. Diyan. Medyo may kabigatan siya, pero I think this is the lightest na power bank na nakuha ko. So, then didikit ko na lang yung cable dito. So, kung ayaw nyo na may mga maraming cable-cable pababa, etc. Nandun lang lahat sa helmet, gumamit kayo ng power bank na nakamount sa side nyo. Or anywhere else pwede nyo i-mount dito. Yung iba, nakikita ko na i-mount nila dito. Yung iba, nasa likod. Para daw nakatago and medyo balance. Wala sa, hindi nyo na kailangan ilagay sa gilid-gilid. So, there. So, yun ang mga ginagamit ng mga medyo advanced na motovlogger. Like I said, is yung external mic. Number one yan, waterproof case, mic adapter if needed, and power cable for the power bank, and finally, yung power bank para mahaba-habang recordan. And, syempre, magdadala ka ng extra na SD card. So, kung puno na yung card mo, dala ka. Ang ginagamit ko pala sa camera ay 128GB. Nakalimutan ko na yung model. Ilalagay ko na lang sa harap kung ano yun. So, yun. That's the motovlogging setup. First, yung basic na sinabi ko. Pangalawa, yung medyo advanced. So, depende pa rin yan sa budget natin mga kamotom. Syempre, sa simula, hindi naman natin pupush yung medyo mahal. Ako kasi, nag-GoPro agad ako. Nag-ninja moves ako kay misis, yun, nagtampo ng ilang araw. So, kung ayaw nyong mangyari rin yun sa misis nyo or sa girlfriend nyo, iwas-iwas din. Punti-unti na lang. Siguro, bili na lang ng mas magandang setup pag kumikita na yung channel. So, yeah. Ride safe always, mga kamotom. And please follow me sa aking Facebook page, Motom. And ang aking YouTube channel na Tom's Corner. Thank you and always watch my videos. Bye!